Hello. Good evening sa lahat. Good evening. Parang hindi good yung evening nyo, ah. Good evening. Okay, welcome po again sa ating Mysteries of History and Prophecy Seminar. Ngayon po, magsisimula na po tayo sa ating topic ngayong gabi. Pero bago muna yan ay mag-quiz po muna tayo. Sino po dito yung walang quiz card? Okay, pero bago muna yan, bago po muna tayo mag-quiz, gusto ko po ang lahat na tumayo at atin pong kamayan ang bawat isa sa atin dito. Tayo po tayong lahat at i-welcome po natin yung isa't isa. So, i-shake hands po natin yung bawat isa. So, mga volunteers, i-welcome din natin yung mga ating attendees. Tester, welcome. Nagpunta kami sa inyo nung Thursday yata, pero wala ka. Malis ako sa baba. Oh, po, okay lang po. Welcome. Welcome po. Welcome. Kapanood ka pala ni nakalimutan ko yung pangalan. Welcome. Welcome po. Welcome po. Welcome. Oh. Ayan, no? So, mas maganda po na gano'n, no? Na we welcome din natin yung isa't isa dito sa ating seminar. So, punta na po tayo sa ating quiz. Yung ating topic po, last night is the topic that Satan really hates. Handa na ba tayo sa ating quiz? Yes or no? Uy, isa lang yung handa? Handa man kayo o hindi, magsisimula na po tayo. Question number one, tama o mali? Itinatag ng Diyos ang Sabat sa katapusan ng sanglinggong paggawa bilang paalaala sa paglikha at sa maylikha. Number two, tama o mali, sabi ni Jesus na ang Sabat kagaya ng kasal ay para lamang sa mga Hudyo. Number three, si Jesus, tama o mali, si Jesus, Pablo at lahat ng mga apostoles ay nangilin sa araw ng Sabat. Number four, oo o hindi, ipapangilin pa rin ba natin ang Sabat sa ikapitong araw sa bagong langit at bagong lupa? Number five, parang naglo-loading tayo, no? Tanong, ayon sa Biblia, anong araw ang ikapitong araw na siyang pinahingahan, binasbasan, at ipinangili ng Diyos? Kung nakikinig po tayo, yesterday ay masasagutan po natin yan. Number one, anong sagot niyan? Ang sagot ay? Tama. Ang Sabat po ay paalala sa paglikha at sa maylikha, sa creation at sa creator. Number two, anong sagot niyan? Sabi ni Jesus na ang Sabat kagaya ng kasal ay para lamang sa mga Hudyo. Ang sagot ay? Ang sagot ay? ay? Mali. Payag ba kayo na ang kasal para sa mga Hudyo lang? Oh, kasi ang kasal at ang Sabat ay binigay po ng Panginoon para sa lahat ng tao para maging biyaya. Number three, ang sagot ay? Tama. Silang lahat, si Jesus at kanyang mga apostoles ay nangilin sa araw ng Sabat. Number four? Oo. May tama. Number five, anong sagot niyan? Anong sagot? Sure? Ang sagot ay? Ayon po sa ating pag-aaral, last night, ayon po sa salita ng Diyos, ang sagot niyan po ay Sabado. Sino po yung naka-perfect? Si Kuya at saka si Ate Esther. So, volunteers, pakicollect po ng ating quiz cards. Now, kung makaabot po tayo ng 15 nights ng ating attendance, ay makatatanggap po tayo ng Prophecy Foundation DVD. So, ilang attendance ba yung ating kailangan? 15 para makatanggap po tayo ng ating Prophecy Foundation DVD. At yung ating free Bible lessons is Obedience Legalism. At kapag masugutan po natin yan, ay ipass po natin sa registration table at makatatanggap po tayo at the end ng ating Amazing Facts Bible School Diploma. Now, sino po dito yung nakapag-invite ng kaibigan, yung bagong dating na kaibigan? Merong ilan po yung nadala niyo po?
Dalawa. Sino po yung nakapagdala ng mas higit pa sa dalawa? Apat pala. Okay. Siya na din yung, ano pong gusto niyo po? Ang ibibigay ko na aklat ay, eto, The Great Hope. Ano pong gusto niyo? Tagalog or English? Ha? Tagalog or English? 1, 2, 3. Sige po. Walang problema po. Sige po. Tagalog? Okay, maraming salamat. Ganyan lang po. Kung makapagdala po tayo ng pinakamaraming kaibigan ay makatatanggap po tayo ng ating mga aklat. So ano po yung ating tatalakayin in the future? So yung ating seminar mag-continue pa po yun hanggang July 7. At yung topic po natin bukas, The Bible's Longest Most Amazing Prophecy. Longest and most amazing. Kaya huwag po tayong mag-absent. Bakit po? Ito yung pinaka-amazing sa lahat. At sa Tuesday, mga kaibigan, ang ating topic, The Mysteries of the Mummies. Totoo ba ang mga mummies? Or bakit ba kapag meron pa tayo sa Egypt, ginagawa po nila itong mummy? Bakit po kaya? Wednesday night, ang topic po natin ay The Devil's Door. Knock, knock, knock. Binuksan mo na ba ang pintuan ng Diablo? Now, mga kaibigan, pag-aaralan po natin kung ano ba yung pintuan ng Diablo at ituturo po natin kung paano ba natin ito mapanatiling sarado sa ating buhay. Kaya huwag po tayong mag-absent. At ngayon, mga kaibigan, meron po akong ituturo sa inyo na theme song kasi yung ating seminar meron pong theme song. Yan po ay Turn Your Eyes Upon Jesus. So, kakanta po kami ng mga volunteers at pagkatapos ay kayo naman kasabay namin. So, ito po yung tono ng ating theme song. Easy lang po yan. Tayong lahat at kantahin po natin yung ating theme song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Tayo po tayong lahat. Sing! Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Ama naming banal na nasa langit, Lord, maraming salamat po sa binigay niyo po na pagkakataon namin para naman sa pag-aaral ng inyong salita. Ama namin, iniimbitahan po namin ang iyong banal na Espiritu na siya pong kumilos sa aming puso ngayon at nawa po, Panginoon, maintindihan po namin ang katotohanan na aming pag-aaralan ngayon at maisabuhay po namin ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Ito ay aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Umupo po tayong lahat. Yung ating topic po natin ay $10,000 offer for a mysterious missing Bible text. Handa na ba kayo? Handa. No, isa lang yung handa. Handa na ba kayo? Yes or no? Ah, kailangan pala bigyan ng option, no? Yes or no? Okay, magsimula na po tayo. Now, maraming taong nakalipas po, mga kaibigan, yung emperador ng Russia, siya po ay naglakad-lakad sa kanyang napakalaking imperyo. Okay? At nakapunta po siya doon sa isa sa pinakamagandang Russian parks doon sa kanyang imperyo sa Russia. At napansin niya na merong isang guard doon na tumatayo lang at nag-observe siya, nagtataka siya na bakit ba nandito yung guard na ito? Ano bang binabantayan niya na wala namang tao dito sa park? Kaya, tinanong niya po yung gwardiya doon. At tinanong niya yung gwardiya, sabi niya na, Guard,
ano po ba ang binabantayan nyo dito na wala namang tao dito sa park? At ang sagot ng guard, mga kaibigan, sabi ng guard, Sir, hindi ko po talaga alam kung ano yung binabantayan ko dito. Basta, inutusan lang po ako ng aking superior na pumunta dito at yun lang po yung ginagawa ko. Nagbabantay lang po ako dito pero hindi ko po alam kung bakit ako nandito. At parang hindi maintindihan ng emperador bakit pinapunta siya doon na wala naman siyang binabantayan. At dahil parang inquisitive po yung emperador yung ginawa niya, nag-research po siya doon sa mga court records, bakit ba merong gwardiya doon. At na-discoveryhan niya po, natuklasan niya na meron pala talagang batas sa kanilang imperyo na dapat bantayan po doon yung parte ng parke na yon. Pero nagtaka pa rin ang emperador, bakit ba dapat bantayan yung parte ng parke na yan? At natuklasan niya po na some time ago pala, nung nag-birthday yung sinaunang reyna na si Catherine the Great, may nagregalo po kay Catherine the Great na isang maliit na rose bush. At inalagay po ito sa garden ng park. At dahil parang ayaw ni Catherine the Great na mawala yung rose bush, gumawa po ng batas ang Russia noon na magpadala po dyan ng guard para bantayan yung rose bush ni Catherine the Great. At hanggang sa kasalukuyan, kahit wala na yung rose bush kasi maraming taon na po yung nakalipas, kahit wala na po yung rose bush sa parke eh, kasi merong batas na dapat padalhan talaga dyan ng guard, eh, nandun pa rin ang guard. Meron pa rin nagbabantay kahit wala na po yung rose bush. Okay. Now, mga, ano bang application nito, mga kaibigan? Pwede kaya, kasi naging tradisyon na po ng imperyo na magpadala talaga ng guard doon kahit wala na po yung binabantayan na rose bush kasi patay na nga kasi maraming taon na po ang nakalipas. Pwede kaya, mga kaibigan, na may mga Kristiyano or iglesia or simbahan ngayon na sumusunod na lang sa tradisyon kasi yun ang nakasanayan at hindi ang katotohanan? Pwede ba yung mangyari? Pwede. Sabi po dito ni Winston Churchill, sabi po niya, karamihan sa mga tao, minsan sa kanilang buhay ay nakakasalubong ang katotohanan. Ang karamihan, ito yung sinabi niya, tumatalon lang, pinagpagan ang sarili at nagmamadali sa pagpatuloy sa kanilang mga gawain. Parang nang nalaman ang katotohanan, parang wala lang para sa kanila. At mas lalayo pa tuloy sa katotohanan. Pero ano nga bang sabi ng Biblia patungkol sa katotohanan? John 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan ay, ano po? Magpapalaya sa inyo. Pero hindi po ito magpapalaya kung hindi natin susundin. Kung ating susundin ang katotohanan, ito yung magpapalaya sa atin. Now, mga kaibigan, ano ba ang katotohanan? Gusto ba natin dito ng katotohanan lang? Yes. Ano ang katotohanan? Tingnan po natin sa Biblia kung ano ang sagot ng katotohanan. Sabi po dyan, sabi ng Biblia, si Jesus ay katotohanan. Mababasa sa John 14:6, sabi dyan, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Ibig sabihin, kung susundin natin si Jesus, safe po tayo na sumusunod tayo sa katotohanan. Nagets po ba natin? Okay, another definition ng katotohanan ay ang salita. Ang salita ay katotohanan. Sabi sa John 17:17, pagkabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kung tayo ay sumusunod sa Biblia, safe po tayo na sumusunod sa katotohanan. Another definition ng katotohanan, ang kautusan ng Diyos. Saan po yan mababasa sa salita ng Diyos? Psalms 119:142, sabi dyan, ang katwiran mo ay walang hanggang katwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. So, ibig sabihin, kung ating susundin ang kautusan ng Diyos, safe po tayo na tayo ay sumusunod sa katotohanan. So, ito po yung summary ng mga definition ng katotohanan or truth. Ang katotohanan ay si Jesus. Ang katotohanan ay ang salita or ang Biblia. Ang katotohanan ay ang kautusan. At kapag sinunod po natin itong tatlo, si Jesus, ang salita at ang katotohanan, safe po tayo na sinusunod po natin ang katotohanan at ito po yung magpapalaya sa atin
mula sa kasinungalingan at kasalanan. Sabi diyan, ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo, si Jesus ang salita at ang kautusan. Now, kahapon po mga kaibigan, natuklasan natin ang katotohanan, ang amazing na katotohanan patungkol sa Sabat. At natuklasan natin na ito ay ikapitong araw, sabi ng salita ng Diyos. Pero, kung titingin po tayo sa mundo ngayon, halos lahat ng simbahan or iglesia ay hindi naman pinakabanal ang Sabat. Kaya magtatanong talaga tayo na parang salungat yung ginagawa ng mundo. Kasi salungat po yung ginagawa nila, hindi po Sabat yung kanilang pinapakabanal. Kaya magtatanong tayo, ang Sabat ba talaga ang tunay na dapat pakabanalin? Eh, salungat po siya sa ginagawa ng mundo. Now, tingnan po natin kung makikita ba natin ang Sabat sa tatlong katotohanan na yan. At kung makikita po natin ang Sabat kay Jesus ang sa salita o sa Biblia at sa katotohanan, then tayo ay panatag na ang Sabat po ay katotohanan. So, tingnan po natin, John 14:6, Jesus ay katotohanan. Ang tanong dyan, mga kaibigan, anong araw ba ang pinakabanal ni Jesus? Pinakabanal ba ni Jesus ang Sabat? Tingnan po natin, si Jesus po yung ating example. Sabi dyan, Luke 4:16, at siya'y napa sa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, sila'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Sabi dyan nun na, kaugalian po ni Jesus na pumunta talaga sa sinagoga o sa simbahan sa araw ng Sabat, sa ikapitong araw. At nag-utos din siya sa kanyang mga followers, sa kanyang tagasunod, na tuparin ang Sabat. Makikita po yan sa Matthew 24:20. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Ito ay tumitingin si Jesus in the future sa pagkawasak ng Jerusalem sa AD 70. Kaya, ibig sabihin, inaasahan ni Jesus na mangingilin pa rin ang kanyang mga followers sa patungkol sa Sabat, sa katotohanan ng Sabat. So, nakita po natin na ang Sabat ay makikita sa buhay ni Jesus. Si Jesus po mismo ay nangilin sa Sabat. Eh, ano po yung kanyang tagasunod? Nangilin ba ng Sabat ang kanyang mga followers? Yes, nangilin po mga kaibigan. So, ibig sabihin na ang Sabat ay katotohanan. Next, John 17:17, ang salita ay katotohanan. Now, makikita ba natin ang Sabat sa salita ng Diyos? Buklatin po natin ang Biblia sa Genesis 2:1-3, sabi dyan, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At anong ginawa niya? At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa. At naalala po natin na ang Sabat ay isa po siyang Memorial Day o isa po siyang paalala sa paglikha. Now, saan pa ba natin banda mababasa ang Sabat sa salita ng Diyos sa Biblia? Isaiah 58:13-14, sabi po dyan, kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na karawan at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal. So sabi po dyan na iurong po natin yung ating paa sa pag-apak po sa kautusan ng Sabat. At iyong paparangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad ni hahanap ng iyong sariling kalayawan ni magsasalita ng iyong mga sariling salita kung magkagayoy malulugod ka nga sa Panginoon. Another verse na nagsasabi or mababasa natin ang Sabat ay Isaiah 66:22-23 na nagsasabi, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. No, mga kaibigan, ibig sabihin na hanggang sa langit, ang mga tao ng Diyos ay mangingilin pa rin sa araw ng Sabat. So nakita po natin, nabasa po natin ang word na Sabat sa Lumang Tipan. At nabanggit po yan sa Lumang Tipan or sa Old Testament 84 times patungkol sa Sabat. Pero, makikita ba natin ang Sabat sa New Testament? Makikita po kaya natin?
Kasi sabi kasi ng ibang tao, ah, ang Sabbath, wala na yan sa New Testament. Tingnan po natin. Actually, mga kaibigan, sa aklat lang na Acts, meron po tayo dyang matatagpuan na 57 Sabbaths. Acts 1:12, Acts 13:14, 13:27, 13:42-44, 15:21, 16:13-72, at 8:10-4. Sa libro na Acts lamang, meron po tayo makikitang 57 Sabbaths. Ibig sabihin, mga pagpupulong po nila pag-meeting panahon po ng Sabbath. So, meron bang Sabbath sa New Testament? Yes or no? Yes, sa Old Testament. Yes, so nakita ba natin ang Sabbath sa salita ng Diyos? Para tahimik tayo ngayon na yes or no? Yes, mag-respond po tayo. Okay. Sa in the whole Bible po, meron pong 141 verses na nagsasabi specifically patungkol po sa Sabbath. So nakita po natin na ang Sabbath ay makikita sa salita, which is yan po ang katotohanan. So nakita po ba natin ang Sabbath sa salita ng Diyos? Yes, so ito ba ay katotohanan? Yes. Next, another definition ng katotohanan ay ang kautusan ng Diyos. So, makikita baga natin ang Sabbath sa kautusan ng Diyos? Of course, anong kautusan po? Ika number? Four. Sino po yung nagsulat ng Ten Commandments? Ang Diyos. Ano po yung ginamit niya sa pagsulat? Daliri. Saan niya po isinulat? Sa bato. Very good. Sabi po dyan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yan po ang commandment number 4. Exodus 20:8-11. Basahin po natin kung ano pong nandyan sa kautusan ng Diyos. Sa 4th commandment, sabi dyan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7th araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos, sa araw na iyan ay huwag kang gagawa na anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Bakit ba? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7th araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So dito, nakita ba natin ang Sabat kay Jesus sa salita at sa kautusan? Yes or no? Yes, mga kaibigan. Ibig sabihin, kung atin pong susundin ang Sabat, dahil ginawa po yan ni Jesus, makikita sa salita ng Diyos sa Biblia at nandyan po sa kautusan, safe po tayo na tayo ay sumusunod sa katotohanan. Panatag po tayo, mga kaibigan. Now, question. Ano ba? Ano ang kaibahang nagagawa ng pagsamba sa Diyos sa tamang araw? Pwede ko namang piliin na Monday, Tuesday ako magsamba. Pero bakit talaga gusto ng Diyos na magsamba tayo sa tamang araw na kanyang inutos? Kasi mga kaibigan, hindi po importante anong araw. Kasi yung importante po dito kung iniibig ba natin si Jesus. Kasi sabi dyan, John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung mahalang po natin si Jesus, ay susundin po natin ang kanyang kautusan. Now, ilang kautusan ba sa 10 utos? Ha? Ano ba naman question yan? Ilang kautusan sa 10 utos? Ilan ba yung dapat natin sundin? Baka isipin nyo, baka 9 lang muna yung susundin ko. Ayokong sundin ang ika-4 na patungkol sa Sabat. Ano ang sabi ng Biblia sa James 2 verse 10? Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may matitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Walang pakialam ang Diablo kung tutuparin natin ang 9 na kautusan, ang 10 na kautusan. Basta huwag lang natin sundin ang isa. Kasi alam niya na kapag matisod po tayo sa isa, tayo ay makasalanan sa lahat ng kautusan. At sabi dyan sa 1 John 2:3-4, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang utos. Kung nakikilala po natin ang Diyos, Jesus, ay dapat tuparin po natin ang kanyang mga utos. At hindi lang yan,
1 John 2, 3-4 continuation, ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ang Diyos, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ibig sabihin, mga kaibigan, na kapag sinasabi natin na ako ay Kristiyano, pero hindi naman natin sinusunod ang 10 kautosan, sabi dito tayo ay sinungaling. Gusto ba natin maging sinungaling? Ayaw! At kapag sinasabi natin yan na ako ay Christian, pero hindi ko sinusunod yung Ten Commandments, ang katotohanan po ay wala sa atin. At ayaw natin na maging sinungaling. Pero dito, question, paano ang mga Kristiyano na hindi sumusunod sa kautusan? Yung nagpapanggap ng Kristiyano, pero hindi naman sumusunod sa kautusan. May sinabi po si Jesus patungkol dito sa mga taong ito, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Maraming mga Kristiyano ngayon na pinupuri ka namin, Panginoon, pero ang kanilang puso ay malayo sa Diyos kasi, anong sabi dyan, datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ibig sabihin na nagsasamba sila, yung mga Kristiyano dito, pero walang silbi yung kanilang pagsamba. Bakit? Kasi hindi nila sinusunod ang kautosan ng Diyos kasi yung kanilang sinusunod ay yung mga utos ng mga tao. Kung sasabihin ng mga leader na tao, dapat ganito, yun yung sinusunod at nakalimutan na po yung kautosan ng Diyos. So, pwede pala na magsamba-samba ako sa simbahan at pero hindi ko sinusunod ang 10 kautosan, may posibilidad pala na hindi rin ako maliligtas kasi hindi natin sinusunod ang 10 utos. At alam niyo ba, kaibigan, kinasusuklaman si Jesus ng mga relihiyosong mga tao sa kanyang pagtuturo ng katotohanan kasi gusto ng mga Fariseo na mawala si Jesus kasi si Jesus ay nagsasalita ng katotohanan. At sabi po dito, ayaw nila kay Jesus, kaya gusto nila na mawala si Jesus sa kanilang paningin. At meron pa akong i-clear dito na kailanman hindi po naging sikat ang katotohanan. At konti lang po yung mga tao na sumusunod sa katotohanan. Pero ating alalahanin na kung susundin po natin ang katotohanan, ito po yung magpapalaya sa atin. Tanong, pinago ba ng Diyos ang kanyang banal na araw? Baka noon lang yun, Sabado, pero ngayon baka binago na. Or, binigyan ba ng Diyos ng otoridad ang church or ang iglesia na baguhin ito? Or nagbabago ba ang Diyos? Nagbabago ba ang kanyang salita? Nagbabago ba ang Diyos? Malakay 3 verse 6 ang sagot niyan. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago at hindi din magbabago ang kanyang salita. Kung yun po yung kanyang sinabi, yun po. Psalms 89:34, ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. At Hebrews 4:9, New Testament po yan, may natitira pa ngang isang pamamahingang sabat upol sa bayan ng Diyos. So yung tanong dyan, mga kaibigan, base sa ating nabasa kanina, binigyan ba ng Diyos ang iglesia ng kapahamalaan or otoridad na baguhin ang kanyang banal na araw? Yes or no? Tingnan po natin. Isaiah 8:20, sa kautusan at patotoo, kung hindi silang magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga or liwanag sa kanila. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kung meron pong namamahayag, kung meron pong mga preacher, kung meron pong mga teachers na nagtuturo patungkol sa Biblia, pero kung hindi naman sila sumusunod sa salita ng Diyos, especially yung kautusan, ibig sabihin walang katotohanan sa kanila. So, be careful po tayo kung meron pong nagtuturo sa atin ng Biblia, mga preachers, mga ministers, tingnan po natin kung sila ba ay nagtuturo ayon sa Biblia. Kasi kung hindi po sila nagtuturo ayon sa Biblia, ay wala pong katotohanan sa kanila. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Sabi dito, datapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Kasi meron kasi ngayon mga Kristiyano na sinusunod na lang yung anong utos ng tao at hindi sa Diyos. Pero si San Pedro, sabi niya, una niyang talimahin ang utos ng Diyos.
At sabi naman ni Mary dito, John 2 verse 5 sa salita ng Diyos, sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo ay kanyang sasabihin. Sabi ni Maria dito na gawin niyo kung ano yung inutos ni Jesus. At ano yung inutos ni Jesus? Tuparin niyo ang aking mga utos. So dito, binago ba ng Diyos ang kanyang banal na araw? Binigyan ba ng Diyos ang iglesia ng kapahamalaan na baguhin ang kanyang banal na araw? Oo o hindi? Hindi, mga kaibigan. Hindi binago ng Diyos. At yan po ay ayon sa kanyang salita. Pero ngayon, gusto nating maging fair ngayong gabi. Now, kung gusto ng Diyos na mangilin po tayo sa araw ng Linggo, para, sabi ng iba, para parangalan yung kanyang muling pagkabuhay o resurrection, kailangan dapat merong ebidensya na mababasa at least sa salita ng Diyos sa New Testament. At yan po yung ating hahanapin ngayon, ang misteryosong nawawalang talata. At alam niyo po ba na meron pong nag-offer ng $10,000 kung sino man po yung makakahanap ng bersikulo na dapat ipangilin yung Linggo. Pero wala pa pong nakatanggap ng $10,000 kasi nga wala namang talagang teksto na nagsasabi patukong doon. At para maging fair po natin tayo ngayong gabi, tingnan natin sa Biblia ang mga teksto na mababasa ang unang araw o ang Linggo. At hindi po tayo masyadong matatagalan kasi konti lang po sila, 8 lang po. So unahin po natin yung first 6 na teksto. Ito po, Matthew 28:1 hanggang sa John 20:19, yan po ay nagsasabi lang patungkol sa unang araw o Linggo kasi rinirecord po dyan yung resurrection ni Jesus or yung kanyang muling pagkabuhay. At wala pong sinabi dyan na pakabanalin ang araw na Linggo. So yan lang po ay simpleng record na sa unang araw sa Linggo ay si Jesus ay nabuhay muli. At nakita natin yan, Matthew, Mark, Luke, John, yan po yung the four gospels. Okay? So wala pong sinasabi dyan. Kung i-check nyo man, na ipangilin ang araw na Linggo. Next, number 7 na verse, punta po tayo sa 1 Corinthians 16:1 and 2. Ito po yung karamihan ginagamit ng iba. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo or Linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng ambagan sa paparian ko. So, merong mga Kristiyano, ginagamit nila ito na text na nagsasabi, o tingnan mo sister, o sa unang araw o sa Linggo, sila ay nag-aambagan. So, nagsamba po sila sa araw ng Linggo. Pero yun ba ang ibig sabihin yan? Tingnan po natin sa ibang version ng Bible. Cross-reference tayo. 1 Corinthians 6:1-2, let each one of you put on one side and store up sa church at home. NIV version, saving it up. NASB version, put aside and save. Ibig sabihin, ito ay ang pag-aambagan ay ginagawa sa bahay, hindi po sa church. At ibig sabihin po dito ni Paul na magsimula po sila na mag-ipon para sa kanilang handog mula pa lang sa araw ng Linggo. Kasi para pagdating ni Pablo sa Sabat or sa Sabado, diretso na sila magbigay, hindi na sila mag-accounting or mag-ambagan pa. Kaya gusto pala ni Pablo na magtrabaho ang mga tao sa mula pa sa araw ng Linggo hanggang sa Friday para mag-save sila dyan, maghanda sila para pagkasabat ay ibigay na lang nila ang kanilang handog. Wala pong sinabi dyan na pakabanalin po yung unang araw, mga kaibigan. Next, punta po tayo sa next verse, number 8 na verse, Acts 27. Magsimula tayo sa verse 6. At kami nagsilayang mula sa Filipos pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang libadora. So, ito pong nagsasalita po dito ay si Pablo. At isipin po natin na si Pablo ay siya po ay isang missionary kahit saan po siya pumupunta. Sabi po dyan, at nagsidating kami sa kanila sa Troa sa loob ng 5 araw na doon nagsitira kaming 7 araw. So, palaging nagtatravel si Pablo. Kagaya namin, mga missionary din. Sabi dito, at nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-akalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. So, ibig sabihin po, si Pablo ay nangaral hanggang hating gabi. Sabi po dyan,
sa unang araw ng Sanglinggo, pagputol-putulin ang tinapay. At merong ibang Kristiyano, ginagamit ito na, tingnan mo sister, sila Pablo nga, sa unang araw ng Sanglinggo, sila ay nagputol-putol ng tinapay. Ibig sabihin sila nangilin sa araw ng Linggo. Pero yun ba ang putol-putol ba ng tinapay? Yun ba yung basihan? Bakit tayo mangilin sa Linggo? Or yun ba ang basihan na dapat pakabanalin natin ang araw? Alam nyo ba mga kaibigan na palagi pong nagputol-putol ng tinapay ang mga Hudiyo? Araw-araw po yan. So ibig sabihin araw-araw din tayo mangilin? To continue, dito po mga kaibigan sa Acts 2:26, yan po yung text na mababasa na araw-araw po sila ay nagputol-putol ng tinapay. So hindi po pwedeng basihan yan na ipangilin ang araw, ang unang araw mga kaibigan. At si Pablo po ay nangaral po siya hanggang hating? Gusto nating subukan yan ngayon? Wag na lang mga kaibigan. Kasi si Pablo grabe talaga siya mangaral. Acts 20:8, at may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. So kanilang, ang kanilang pagtitipon, araw ba ito or gabi? Araw. Sabi po dyan, maraming mga ilaw, ibig sabihin yan po ay gabi. Ito, isa po itong nightly meeting or night meeting kagaya ng ating ginagawa. Verse 9, sabi po dyan, malapit na po tayo, at may nakaupo sa durungawan na isang binatang nangangalang Eutiko. Anong pangalan ng binata? Eutiko, na mahimbing sa pagtulog. At samantalang si Pablo ay nangaral ng mahaba, kasi napakahaba ng sermon ni Pablo, palibhasa'y natutulog, ay nahulog buhat sa ikatlong grado at siya'y binuhat na patay. Siguro, itong binatang ito, baka nainitan siya at napakahaba ng sermon ni Pablo, pumunta po siya doon sa bintana at nakatulog siya. At yung nangyari, habang nagsisermon si Pablo, nakatulog siya at na hulog galing sa third floor. At ano nangyari sa kanya? Siya ay namatay. Huwag po tayong matulog ha. Hindi naman po tayo magagaya kay Eutiko. Pero dangerous po kapag matulog tayo na hindi nakapormang. Nakaporma na nakatulog. Okay. At sabi dyan, anong nangyari? At nanaog si Pablo. Bumaba po si Pablo. At dumapa sa ibabaw niya. At siya'y niyakap na sinabi, huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ni Jesus, nabuhay muli si Eutiko. Hindi po si Pablo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na binigay niya kay Pablo bilang isang apostoles, ay kanyang nabuhay muli si Eutiko. At to continue, at nang siya'y makapanhikso, nangaral si Pablo, binuha niya yung si Eutiko, at bumalik na naman siya sa itaas. At nang siya'y makapanhik na at magputol-putol ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba. So nag-second round na naman siya nangaral mga kaibigan. Hanggang sa ano na? Sumikat ang araw kaya't siya'y umalis at kanilang dinalang buhay ang binata at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. So si Pablo pala ay nangaral ng buong gabing pagpupulong mga kaibigan. Isipin nyo, hating gabi hanggang sumikat na po ang araw. Buong gabing pagpupulong. At bakit po kaya, bakit ganito ba yung kahaba yung sermon ni Pablo? Atin po yung makikita mamaya. Pero sa Bible po, kailan po ba magsisimula ang bagong araw? Ayon sa Biblia. Kailan ang simula ng panibagong araw ayon sa Biblia? Sa pagsikat ng araw o sa paglubog ng araw? Ayon sa salita ng Diyos, Genesis 1:5 sabi dyan, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Ibig sabihin, sa paglika pa lang sabi ng Diyos, and the evening and the morning was the first day. Next day, and the evening and the morning was the second day. So magsisimula po sa paglubog ng araw. So ganito po yun, pagka sunset, ay yan po ay bagong araw. Pagka sunset, ay yan po ay bagong araw. So kunyari, anong araw po tayo ngayon? Linggo. Kasi gabi na, dapat ito ay Lunes na. Okay, kanina, hindi pa nakalubog yung araw, ano po yun? Linggo. Pero dahil lubog na po yung araw, tayo ngayon ay sa
Monday na Lunes, yun po sa Biblia. So, nung time ni Pablo, siya po ay nangaral, Sabat, Saturday po yun, at pagkagabi ng Saturday, anong araw na po yun? Sunday, kasi lumubog na ang araw at yun po ay Sunday. Pagkasikat ng araw, Sunday pa rin. Sabi po dyan sa itong version na ito, on the Saturday night, NAB version, in our assembly for the breaking of bread. So, ano po yung Saturday night? Anong araw po yan? Linggo, mga kaibigan. To solidify our study, commentary on Acts 3, page 329-330, sabi po dyan, ang mga Hudyo ay nagbibilang ng araw mula sa gabi hanggang sa umaga. At ayon sa prinsipyong iyon, ang gabi ng unang araw ng Sanglinggo ay ang ating Sabado ng gabi. So yung Saturday night sa atin ay linggo na po yun sa mga Hudyo. Ang apostol nagdaos ng kanyang huling relihiyosong serbisyo sa Sabado ng gabi at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang lakad ng Linggo ng umaga. So, yun po mga kaibigan. Okay? Bakit po ba nangaral lang buong gabi si Pablo? Bakit kaya? Ating mababasa sa Acts 20:25, sabi po dyan, at ngayon, balikan ko po itong slide na ito. Pagkaumaga po niyan, si Pablo ay nagpatuloy siya sa kanyang mission journey at siya po ay naglakad 40 kilometers. Kung ito ay, kung ang Linggo po ay banal na araw, dapat nagpahinga po si Pablo. Pero pagkaumaga ng Linggo, siya ay naglakad lamang papunta po sa Mytilene, Troas, at yan po ay 40 kilometers na paglakad. At kung yun po ay banal na araw, dapat po ay nagpahinga siya. Pero hindi yun banal na araw, kaya siya po ay nag-continue sa kanyang mission journey. Pero bakit ba nangaral ng buong gabi si Pablo? Acts 20:25, sabi po dyan, at ngayon, narito nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng aking kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Dahil, yung time na yung nag-meeting po sila ni Pablo, yun po ay baga farewell meeting na ni Pablo. Kasi, parang mag-transfer na si Pablo ng ibang lugar. Kaya, nilubos-lubos na niya po yung kanyang oras. Kasi si Pablo isang missionary, siya naman ay pupunta sa ibang lugar. Kaya, parang isang farewell meeting na po yun ni Pablo, kaya ang haba-haba ng kanyang sermon. So, nakita po natin itong walong teksto patungkol po sa nagsasabi sa unang araw or Linggo. At klaro po mga kaibigan na wala po tayong nakita ditong kautusan na dapat pakabanalin ang unang araw mga kaibigan. Pero merong mga tao na tumututol. Sabi nila, nagsasabi ang Colossians 2:16 na walang kabuluhan kung ipangilin man natin ang Sabado o hindi. Sinasabi ba talaga yan ang salita ng Diyos? Tingnan po natin Colossians 2:16. Sabi po dyan, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating ngunit ang katawan ay kay Kristo. Sabi ng ibang tao, huwag kayong maghatol kung ano ba yung aking ipapangilin. Pero ito ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan or handwriting of ordinances laban sa atin na hindi naaayon sa atin. At ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. So ang handwriting of ordinances base sa ating napag-aralan on the previous lectures, ito po ay yung sulat kamay na kautusan ni Moses mga kaibigan. At alam natin na yung kautusan ni Moses na ang kautusan patungkol sa pag-aalay o paghahandog, ito po ay ipinako sa krus kasi sabi po dyan, doon po sa teksto na ito, ito ay isang anino ng mga bagay na magsisidating. So, yung kautusan ni Moses, yun po yung mga kautusan, mga seremonyas patungkol po sa pag-aalay ng mga hayop. Kasi noon, ang mga tao kapag magkasala, sila ay nag-aalay ng hayop. Pero kay namatay naman po si Jesus, hindi na po natin kailangan mag-alay ng hayop, so wala na rin kabuluhan ang mga kautusan ni Moses, mga kaibigan. Okay, to continue, na isang anino ng mga bagay na magsisidating. So, alam po natin, or yung mga Hudyo po, bukod sa Sabat na banal na araw na ang Diyos mismo ang nag-utos na ipangilin, ang mga Hudyo po ay nagtatag po sila ng kanilang tinatawag na Sabat. Kanila pong tinatawag na Sabat ang holiday nila.
For example, merong Passover, kapistahan, birthday, kahit ganun yun, tinatawag nila yun na Sabbath or Sabbaths or annual Sabbath. At itong lahat na holiday Sabbath, ito ay patungkol sa seremonyas, patungkol sa pag-aalay or paghahandog ng hayop, mga kaibigan. At sabi po dyan, isa itong anino ng mga bagay na magsisidating. So, yung holiday ng mga Hudyo ay tinatawag din po yun na Sabbath. Pero ibang Sabbath po yun sa Sabbath na talagang every ikapitong araw na which ipangilin po natin. Kasi ang Sabbath po ay isang paalala sa paglikha, isang paalala sa nakalipas na noon pa ang Diyos ay ang naglikha sa atin. Okay, to continue. So saan nagsimula ang pangingilin sa araw ng Linggo? Kung alam natin ngayon na ang Sabado pala yung sinabi sa Biblia na dapat ipangilin, no, saan ba nagsimula ang pangingilin ng araw ng Linggo? Sabi ng iba na ating ipangilin ang Linggo kasi yun po ay pagparangal sa pagkabuhay ni Jesus, muling pagkabuhay ni Jesus. Pero actually, mga kaibigan, ang pangingilin sa Linggo ay ginagawa na bago pa man si Jesus nandito sa ating mundo. Ginagawa na po yan sa sinaunang mga tao pa lang. Dito, ang mga sinaunang sibilisasyon, sinasamba po nila ang araw. Yung mga Egyptians, Babylonians, Persians, at yung ibang mga sinaunang kultura, kanilang sinasamba ang araw, ang sun. At gumagamit po sila ng mga bagay para simbolohan po yung araw. Yan po ay halimbawa, yan po ay isang solar wheel. No? May araw po dyan. Now, sabi po dito ng isang article sa The Worship of Nature, sa sinaunang Babylonia, ang araw ay sinasamba simula pa na hindi maala-alang kapanahon. At ibig sabihin, napakatagal na po na ang mga sinaunang mga tao talaga ay nagsasamba talaga sa araw. At kailan ba nila sinasamba ang araw? Sa? Araw? Sun? Sunday? Sabi po dito ng Bible Encyclopedia 561, Sabbath, isang salitang Hebreo na tumutukoy sa pahinga. Sunday or Linggo naman ay isang pangalan na ibinigay ng mga bansa sa unang araw ng Sanglinggo sapagkat ito ang araw kung kailan sinasamba nila ang araw. Yan po ay base sa ating referensya, mga kaibigan. Ibig sabihin na ang pangingilin po sa unang araw ay nagmula pa po yan sa pagano, wala pa po si Jesus sa ating mundo, ay pinangil na po yan ng mga sinaunang tao at yun pala ay mula sa pagan or pagano, mga kaibigan. Now, ano naman yung sinasabi ng ating mga kaibigang Katoliko patungkol po dito? Yung ating referensya po ay The Catholic World na aklat, page 809. Sabi po dyan, ang araw ang pangunahing Diyos ng mga pagano. Kaya ang Iglesia or the Catholic animoy nagsabi, panatilihin ang lumang paganong pangalan, Sunday, Linggo, araw ng araw. So parang namana po ng Catholic Church galing sa pagano ang pangalang Sunday at yun na lang po panatilihin. Sabi po dyan, to continue, Sunday ay mananatiling tinalaga, pinapakabanal at ang paganong Sunday, Linggo itinalaga kay Balder, Diyos ng araw ay magiging Kristiyanong Linggo, banal kay Jesus. So, yung Sunday po, yun po ay pagsasamba sa Diyos ng araw na si Balder. Pero na-adapt po yan ng Christian Church. Na ano sabi ni Cardinal? Cardinal James Gibbons, sabi po dyan, The Faith of Our Fathers, page 561. Isa po siyang pari, Cardinal, sabi po niya, maaari mong basahin ang Biblia galing sa Genesis hanggang sa Apocalypse or Revelation. At hindi ka makakakita ng isang linya na nagpapahintulot sa pangingilin sa Linggo. Ang kasulatan ay nagpapatupad sa relihiyosong pagbabantay sa? Sino pong nagsabi niyan? Si Cardinal James Gibbon sa kanyang aklat, Faith of Our Fathers. Kasi nalaman po natin ngayon na ang diablo po talaga, yung kanyang trabaho ay paglinlang sa mga tao at huwag bumasa ng Bible kasi ganyan-ganyan. Pero ito po yung sabi ng salita ng Diyos. Ano naman yung sabi ng mga Protestants patungkol dito? Si Dwight L. Moody, isa po siyang leader ng mga Protestants, sabi niya, ang Sabbath ay nakatali na sa Eden. At ito ay pinapatupad na noon pa man. Ang pang-apat na kautosan ito ay nagsisimula sa salitang alalahanin na nagpapakita na naitatag na ang Sabbath nang isinulat ng Diyos ang kautosan sa matableta sa bato sa Sinai.
paano masasabi ng tao na ang kautusan na ito ay itinapon na kung aaminin din nila na ang iba pang siyam ay ipinatupad pa? So sabi ni Dwight L. Moody dito na bakit nila itatapon ang pang-apat na kautusan kung kanila pa naman na sinusunod ang siyam? Bakit ganun? At ano namang sinasabi dito ni Mike Hayes? Si Mike Hayes po, sa kanyang libro na When God is First, siya po ay isang pastor sa 10,000 member na church doon sa Dallas, Texas. At anong sabi niya dito? Ang dahilan kung bakit meron tayong pagsamba sa Linggo ay hindi dahil Linggo ay Sabat. Sa katotohanan, hindi Sabat ang Linggo, sabi niya. Ang Sabado ay, at noon pa man, ang Sabat talaga. Walang kautusan na napalit sa Sabat sa Linggo. Yun po ay yung ating referensya. Hindi po natin gawa-gawa yan, mga kaibigan. So, pero actually, ang issue po dito ay hindi kung anumang araw ang ating sambahin. Linggo ba or Sabat ba or Sunday. Kasi yung totoong issue dito ay kung alin yung ating susundin. Kautusan ba ng Diyos or tradisyon ng tao? At kung ano yung araw ating ipangingilin, yun po ay indication na sino ba ang ating sinusunod. So ano po ba yung ating susundin? Sino po yung ating susundin? Kautusan ng Diyos or tradisyon ng tao? Sabi po dyan sa Acts 5:29, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao, bago sa mga kautusan ng tao. At walang iglesia o walang church ang may otoridad na baguhin ang kautusan ng Diyos at utusan tayo na suwayin siya. At sabi po dyan sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung atin lang pong iniibig si Jesus, wala pong problema sa pagtutupad sa kanyang 10 kautusan. Kaya yung ating pagpipilian po ngayong gabi, ang Biblia ba or tradisyon? Si Jesus ba o ang ating mga relihiyosong mga leaders? God's law or man's dogmas? God's instruction or human teaching? God's way or man's way? Alin po dyan yung ating pipiliin? Joshua 24:15, malapit na po tayong matapos. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Pero sabi ni Joshua, ngunit sa ganang akin ang aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Now, sapat ba ang ating pagmamahal kay Jesus para sundin ang kung anong nais niya? Last verse po, mga kaibigan. Revelation 22:14, sabi po dyan, ang pinagpala ay silang sumusunod sa mga utos niya upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa pintuang daang patungo sa loob ng lungsod. Ibig sabihin na lahat po ng makapupunta sa langit ay yun lang pong nakatupad ng kanyang 10 utos, including po ang Sabat. At atin pong tandaan na hindi po natin mapagtatrabahuan or mabibili ang kaligtasan kasi ang kaligtasan ito ay kalooban. Instead, ating ipapakita ang ating loyalty sa ating Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang kautusan dahil mahal natin.